Okay, magandang umaga, magandang hapon sa ating lahat. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Proverbs chapter 15, verse number 5, at Proverbs chapter 18, verse number 15. Proverbs chapter 15, verse number 5, at Proverbs chapter 18, verse number 15. So, ayan. Basahin ko po. A fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. Proverbs chapter 18, verse number 15. The heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. So, napag-aralan natin, meron tayong mga nilaktawan na kagaya ng Proverbs chapter 14, verse number 8, Proverbs chapter 14, verse number 15, Proverbs 14, verse number 18. Yan yung tatlong verses na nilaktawan natin. No, but it shows being tactful, ano, being tactful or careful sa ating mga gawi. Sa ating mga napag-aralan, isa-isahin natin, ano, noong una sa Proverbs chapter 12, verse number 16, natutunan natin na ang prudent man is a good testimony. Good testimony. Natutunan din natin sa Proverbs chapter 12, verse number 23, na ang prudent man ay very good in timing. Hindi niya pinabasta-basta yung pagsasalita, or yung mga alam niya, hindi niya basta-basta binabanggit. May timing, ano? In every knowledge. So, tinitingnan kung yung tao ay handa na ba sa sasabihin or knowledge, no? So, keeps us from speaking also, no? Hindi rin para binibigyan din tayo ng chance, or tinuturuan tayo ng Bible na maging maayos sa timing natin when it comes sa pag-share ng knowledge sa iba. Hello? Ang dapat nilang makita eh mali, or ano yung dapat nilang malaman, kung ano yung dapat nilang malaman, at hindi dapat nilang makita yung galit na meron tayo. No? Sa Proverbs 13 verse number 16 naman, makikita natin yung being tactful. Ano yung napag-aralan natin kaninang umaga? Ibig sabihin tactful ay careful. Hello? At ngayon, kakibat ng verse ng Proverbs 13 verse 16, yung Proverbs 14:8, verse number 15, tsaka verse number 18, yung sa Proverbs chapter 14 niya. Nilaktawan natin yung verses na yan, at dito tayo sa Proverbs 15 verse number 5 at Proverbs 18 verse number 15, kasi itong dalawang verses na ito ay magkasing tulad or sinusuportahan ng bawat isa. Pero pinapakita din kasi dito yung prudent man, ano? Prudent man is a teachable, no? He is a teachable person. Ibig sabihin, natuturuan. So una, napag-aralan natin kahapon ng umaga, prudent man is a good testimony. Ng hapon ay timing, ano? He is good in timing. And yung pangatlo, tactful, yung kaninang umaga about carefulness, how to be careful. And of course, we need knowledge about what? Knowledge of God's presence, knowledge of God's power, and knowledge of God's promise. At dito ngayong hapon, pag-aaralan natin yung being a teachable person, and ito ang tinatawag nating prudent man, ano? So tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa hapon na ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay napakabuti at napakadakila. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan na hindi nagmamaliw. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, anuman ang pagkakamali at pagkukulang namin na nakita mo sa aming mga puso at isipan, Panginoon, ay tulungan niyo po kaming malaman, at Panginoon, ay sa mga oras na ito ay hinihingi rin po namin ang tawad iyon. Nawa, Panginoon, ay maging malayang makakilos ang iyong banal na Espiritu, dahil alam namin, Panginoon, na kung meron kaming tinatagong kasalanan, ay maaari itong makahadlang, Panginoon,
sa aming fellowship sa inyo. At dalangin po namin, Panginoon, na putulin niyo po ang anumang pagkilos ng Diablo at nawa ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. So, lalamang tao, no? So, Proverbs chapter 15, verse number 5, tapos yun nga, Proverbs 18, pinapakita dito na ang prudent man is a teachable person. Kung tatanungin tayo, tayo ba ay teachable? Tayo ba ay matuturuan? O ang tingin natin sa ating sarili ay alam na ang lahat? Paulit-ulit, ano, makikita natin, nagtataka rin ako bakit parang paulit-ulit yung mga lessons natin. It's either na alam talaga ng Panginoon ang pangangailangan natin. Alam bilang mga mananampalataya, napapansin naman natin yan, ano? Alam kong hindi lingid sa inyong kaalaman na or napapansin nyo rin na bakit yung lessons magkakaiba lang yata ng verses pero isa lang din ang pinapatungkulan. At ngayon, pag-aaralan natin is to be a teachable person. Ang sabi dito sa basahin lang natin ulit, a fool despiseth his father's instruction, sabi sa Proverbs 15 verse number 5, but he that regardeth reproof is a prudent. Siya na tumatanggap na ng saway ay prudent. Ano? Sino ba ang dapat na magsaway? Sino ba dapat ang tumanggap ng saway? Sino ba ang dapat magturo at sino ang dapat na magpaturo? Tandaan natin bilang isang mga mananampalataya, hindi ba natin na alam ang lahat? Ano? Kaya tayo merong Bible. Kaya in-encourage din tayo ng Bible to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. At sino ba dapat ang magturo sa atin? Kung iniisip natin na tayo ay matagal ng mananampalataya at hindi dapat tayo turuan ng mas bata sa atin, dyan ho tayo nagkakamali. Kasi kahit ang Panginoon ay gumagamit ng mga mas bata sa atin para turuan tayo at palalahanan tayo, na tutunan natin sa kwento ni Naaman na kung paano ang isang alipin na babae ay nagsabi na merong propeta. Hindi na dapat siya pakinggan pa, pero nakakatuwa dahil sa verses sa kwentong yun ay pinakinggan siya. Ganun din sa kwento ng yung kwento ni nawala sa isip ko. Ano? Ayun, kwento ni David na kung saan ang mga soldiers ay nagsabi sa kanya na, di ba yan ang asawa ni Potiphar? Ano? At maraming verses pa na nagpapakita na yung mas bata ang nagtuturo sa mas matanda. Pero hindi natin encourage na sa mga kabataan ay magturo na lang bigla sa mga mas nakakatanda sa kanila. Ano? It's either na gamitin ka talaga ng Panginoon o gamitin tayo ng Panginoon para magturo, or itikom na lang natin ang ating mga bibig. Ano? Kasi hindi porket na makikita natin, kagaya ni Timothy. Ano? Si Timothy ay pastor ng Church of Ephesus. Mas bata ho siya sa karamihan. Siya ang batang pastor, pero ang sabi sa kanya ni Apostle Pablo sa 1 Timothy chapter 4, verse number 12, na be thou an example, let no man despise the youth. Huwag sanang hamakin ang iyong pagiging bata na hindi kanila papakinggan kasi mas bata ka sa kanila. Pero of course, kahit ang mas bata kailangan pa rin turuan, kasi nga inexperience marami pang hindi natututunan ang mga kabataan, ano? When it comes to experience, pero when it comes sa knowledge, it's either na halimbawa ako ang naunang naligtas or si kuya ang pangalawang naligtas, or sabihin na nating mas matured si Jude sa akin, pwede ako magpaturo sa kanya kasi makikita natin yung maturity when it comes sa Word of God. Pero not all, ano, kagaya ko, ano, may sabihin na nating mas ang ano ko sa knowledge sa Word of God, pero when it comes sa mga financial or business, or sabihin na hindi ko alam yan, ano, syempre magpapaturo pa din, ano, may mga bagay pa rin tayong hindi natututunan. Ganun pa man, lahat tayo dapat magpaturo, mas bata man sa atin o mas matanda. Pero meron kasi din kwento sa Bible na kung saan si Haring Rehoboam or Rehoboam ata yun na nagpatulong sa mas bata sa kanya, dun siya nagkamali. Kasi when it comes to experience, ano,
At syempre, yung mga kaibigan niyang yun, kasing kaidaran niya lang. At syempre, siguro kasama niya sa kalokohan, ano? Sabi, ganito ang gawin. So, doon siya nagkamali, ano? So, ngayon dito, sino ang dapat magpaturo at sino ang dapat turuan? Tayong lahat. Tayong lahat ay dapat magpaturo at tayong lahat din ay magturo. Ano? Kasi sabi din ng Bible, sa 2 Timothy chapter 2, verse number 2, 2 Timothy chapter 2, verse number 2, yung faithful men who shall be able to teach others also. So yan, ano, what are the characteristics or what are the qualifications para para maging qualified na magturo, ano, para maging qualified or what does it reveals? Ano bang ipinapakita kapag tayo'y nagpapaturo? Basahin lang din natin yung verse number 15 and chapter 18. Sabi dyan, the heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. Ano? So, once na ang tao hindi nagpaturo, may mali. Ano? Kasi dyan tayo nag-grow eh. It's either mentally, intellectually, or spiritually. Ano? Doon tayo nag-grow kapag tayo ay nagtuturo. Pero kasi dito sa verse 15 and chapter 18, makikita natin na yung puso ng taong prudent kumukuha ng knowledge. Ano? Hindi siya... Tignan natin, ano? Mag-ingat din tayo sa knowledge na nakukuha natin. Pero dito kasi, pinapakita dito na yung knowledge na kinukuha niya, galing sa Word of God. So, hindi siya contento, no? Number one, makikita natin yung uncontented. If we are teachable, it means that we are not contented. Ano? Of course, yun nga, pinapakita na we are uncontented or not contented. I mean, ano? Pinapakita din nito na tayo, we need more knowledge. Ano? Pinapakita nito na hindi pa natin alam ang lahat, ano? Siyempre, kagaya ng tubig, yung mga knowledge kasi, tandaan natin ang knowledge ay kagaya ng tubig. It's just like water, no? Na nagtatanim or tinatamnan tayo. At doon tayo nag-grow, mentally, intellectually, at spiritually, doon tayo nag-grow. Kaya, hindi natin pwede sabihin na, hindi, okay na ako dito, nabasa ko na rin naman to, no need na magturo, okay na yan, ano? No, we should be dapat tayo bilang isang mga mananampalataya, hindi tayo kontento sa kalagayan natin spiritually. No, hindi dapat tayo maging stagnant, kung tawagin, pagdating sa knowledge natin about the Word of God. Kasi ang goal ni Apostle Pablo sa Philippians chapter 3 verse number 10, Philippians chapter 3 verse number 10, yun na, nabasa na, sabi dyan, that I may know Him. No, yun yung pursue niya. Yun yung makikita natin na goal niya sa buhay na makilala pa ang Panginoon. At ganun din sa atin bilang isang mga mananampalataya. Ano? Na yun dapat ang maging goal natin sa ating buhay. Na mas makilala pa ang Panginoon. Sabi nga, di ba, sa 2 Peter 3:18 na, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa Proverbs chapter 3, makikita din natin yung instruction or knowledge na get knowledge, get wisdom, ano, sa Proverbs chapter 4. Ito, get wisdom pala yun, ano, pero it's just the same lang din naman, ano, sabi dyan sa verse 5, Proverbs 4:5, get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Psalm chapter 1, verse number 2, Psalm chapter 1, verse number 2, but His delight is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night. Sa Proverbs, Joshua 1:8, ano? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So, as a Christian, let's not be contented on what we already know. Tandaan natin si Apostle Pablo, lawyer na ho yun, ano? Kung baga, pagdating sa salita ng Panginoon, sa Torah, sa five books of Moses or five law in Pentateuch, knowledgeable siya dyan. Sinabi niya yan sa Philippians 3:8. Alam niya yan lahat, ano, sa una-unang mga verses ng Philippians na siya ay Pharisee, ano, isa siyang Hudyo, alam niya yan lahat, ano, wala nga siyang
nasuway kahit isa doon, ano? Pero ganun pa man, nung nasave siya, nakita natin yung desire, no? Na mas makilala pa ang Panginoon. So, number one, I mean, ano, hindi pala uncomplacent, ano? Uncontented, ano? Uncomplacent or incomplacent, ano? So, yun, number one, uncomplacent na lang, ano? Uncomplacent. So, we should be uncomplacent, ano? Of course, kagaya na sinasabi natin, contento tayo sa kung anong meron tayo, pero hindi dapat tayo makontento kung sino tayo. Ano, we should desire for more. Ano, para bang palagi tayong uhaw? Sabi sa Psalm chapter 52, ano, naalala ko bigla, Psalm 42. Verse number 2, Psalm 42 verse 2. Pakibasa. Yeah, yan, ano? Sabi diyan Psalm 42 verse 2, my soul thirsted for God, for the living God, when shall I come and appear before God? So number one, when we are teachable, it shows that we are not complacent, no? We are not complacent. So number three, number two, no? Let's go back to Proverbs, no? Uncomplacent. Sabi diyan, Proverbs 15 verse 5, a fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. Proverbs 18 verse 5, 15 ulit, ano? The heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. So teachable yan, ano? Anong makikita natin dyan? So, yan, sorry, no, binabasa ko lang, ano. So, Proverbs 15:5, ulitin ko, a fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. So, pangalawa, makikita natin yung tinatawag natin na pwede nating sabihin na compassion, ano, or longing, ano. Makikita natin dyan sa, ano yun, meron kasing tawag dun eh, yung So kalimutan na natin 'yon. So makikita natin dito yung longing or yung compassion, ano? Pagdating sa salita ng Panginoon, walang inaayawan. Ano, hindi tayo yung nagre-reject ng salita ng Panginoon. Hindi tayo yung pasaway, ano, na bahala na, ano? So makikita natin dito na bilang isang mga mananampalataya, pagdating sa salita ng Panginoon, kapag naiproklama na o naipangaral na ang salita ng Panginoon, hindi dapat nating tanggalin o ayawan ang salita ng Panginoon, kasi yung mangyayari niyan, magiging uncalloused heart or uncalloused, ano? So makikita natin, number one, yung uncomplacent, pangalawa, uncallous, ano? Ibig sabihin, hindi tigang or hindi matigas ang kanyang puso, ano? So, makikita natin na tayo bilang isang mga mananampalataya, sabi sa Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3, verse number 8. Hebrews 3, verse number 8. Or 7 and 8, sorry. 7 and 8. So, yan, nabasa na. Sabi dyan, wherefore, as the Holy Ghost said today, if ye will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. So, we as Christians, we are not rejecting God's word. Do not reject God's word. Do not disregard God's word in our life. Huwag nating tanggihan ang salita ng Panginoon. Paano ba natin? How can we reject God's word in our life? In our personal devotion. Pagkagising natin sa umaga, kapag hindi mo siya inuna, nire-reject mo ang kanyang salita. Ano? Malinaw, ano? Kasi sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Kung minamaya mo pa siya, nasa sayo na yan, ano? Pero huwag sanang tumigas, ano? Or sabihin na natin, nagbasa ka nga, pero hindi nakaapekto or walang nangyari, ano?
So that's yan diyan nagsisimula yung pagiging kalus or kalyo, ano, dahil pinasimulan mo, natanggihan ang salita ng Panginoon, nasanay ka na, nakasanayan mo na, kaya parang wala na lang. Kapag nagpe-preach, may nangangaral, parang okay na lang, ano, nakarinig, pero hindi ginawa. So, uncallous heart. Ano? So, makikita na rin, uncomplacent heart. Pangalawa, uncallous. Kapag teachable ang isang tao, ang kanyang desire ay patuloy. Ano? At hindi matigas ang kanyang puso. Ano? So, number 3, balikan natin yung verse natin, Proverbs 13. No? Proverbs chapter 13. 15, sorry. Proverbs 15. Yung verse natin. Ano? Proverbs 15 verse 5. Proverbs 18 verse 15. So, diyan makikita natin yung puso ng isang prudent man. Ano? Teachable. Tayo bilang isang mga mananampalataya, ano? Kung sino man ang magsalita, as long as salita ng Panginoon ang pinangaral, maging sensitibo tayo. Kasi hindi naging aksidente na yung taong yan ay nabanggit ang verse na yan. Marahil ginagamit siya ng Panginoon para paalalahanan tayo ng mga verses sa Bible. Sabihin na natin yung taong yan ay pasaway, sabihin na natin yung taong yan hindi nakikinig. Pero once na may nabanggit siyang salita ng Panginoon, maging sensitibo sana tayo na baka ginagamit siya ng Panginoon para may ipaalala sa atin. Ano? So tayo bilang isang mga mananampalataya ay sensitibo. Ano? Sensitibo tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu. Ayan, ano? So pangatlo, uncold, ano? Or yung hindi nanlamig na puso, ano? So, sabi sa Revelation chapter 2 verse number 4, Revelation chapter 2 verse number 4, ano to, I have somewhat against thee, thou hast left thy first love. At yan din ang isa sa warning sa Matthew chapter 24, no, na pagdating sa last days and we believe, naniniwala tayo that we are in the last days, sabi sa Matthew chapter 24, Matthew chapter 24 verse number 12, Matthew 24 verse number 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold, ng lamig. So, kamusta ang ating puso kapag tayo hindi nagpaturo? Kapag tayo hindi nagpaturo, ano, tandaan natin, ano? Of course, masasaktan tayo, yung ego natin, na bakit pinapangaralan ako ng taong ito, dapat ako yung masunod, dapat asa, mas matanda ako eh, dapat ako yung ano eh, ano? Pero, maging sensitibo tayo, ano, na tayo bilang isang mga mananampalataya, kailangan natin na may magtuturo sa atin. At naniniwala ako sa mga pastor, na ang mga pastor, mga mangangaral, pagkatapos mangaral ng salita ng Panginoon, 100%, or for me, ano, 100%, makikinig siya ng preaching. Bakit? Kasi hindi siya kontento na siya lang yung nagtuturo. Gusto niya makapakinig din ng salita ng Panginoon. Gusto niya siya yung pinapangaralan ng Panginoon, no, sa pamamagitan ng mga tao. So, let us check. Are we teachable? Tayo ba ay teachable? Meron ba tayong teachable heart? No? And if we disregard, kapag tayo isinawalang bahala natin ang pagsasaway at pagsasabi ng mga tao, at ginamitan na tayo ng mga verses sa Bible at winawalang bahala natin, tandaan natin, ano, hindi nagpapakita yan ng teachable spirit. Ano? At kapag ang isang tao ay teachable, hindi siya complacent. Ano? Hindi siya sapat na ito lang yung alam ko. Dapat, hindi, ano, ang prudent man ay uhaw sa salita ng Panginoon. At makikita natin na ang mga prudent man ay hindi pakalyo ang kanilang puso. At ang mga prudent man ay hindi nanlalamig ang kanilang mga puso. Ano, hindi nila hahayaan, I mean, hindi hahayaan ng prudent man na manlamig siya sa Panginoon. At sa atin bilang isang mga mananampalataya, huwag nating hayaan na manlamig tayo sa pananampalataya. So yun lamang, as a prudent man, no, nakita natin, apat-pang-apat na beses na natin to pinag-aaralan ng prudent man. Yung una, be a good testimony. Pangalawa, yung be good in timing. Pangatlo is be tactful. Ano yung kaninang umaga? Ibig sabihin kasi ng tactful, careful. Ano? At ngayon, be teachable. Ano? As a prudent man, ano? As we become or desire to be a prudent man or wise person, let's apply this
principles in our life, ano, i-apply natin, ano, nagiging effective ang salita ng Panginoon kapag in-apply, kahit sa ang produkto, kapag in-apply at consistent, effective yan, ano. So tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagtuturo at pagsaway sa amin. Tunay nga, Panginoon, na hindi pa namin alam ang lahat at hindi kulang, at naniniwala kami, Panginoon, at naiintindihan namin ng lubos na kulang ang aming buhay para malaman ang buong katotohanan. Ganun pa man, Panginoon, iniwanan mo kami ng iyong salita, ang Biblia, upang sa aming buhay, Panginoon, ay mas makilala ka pa. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan mo kami na huwag maging kontento sa kung sino kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na palaging maging uhaw sa inyong salita. Tulungan niyo po kami na huwag maging kalyo ang aming mga puso at huwag manlamig sa inyong salita. Ama, hinihiling po namin na patuloy mong pagningasin ang alab sa aming mga puso pagdating, Panginoon, sa pagkakakilala sa iyo, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, that I may know him upang lalo ka pang makilala. Ama, hinihiling po namin na tulungan mo kami na huwag dumating sa punto sa aming buhay na maging masabi namin na alam na namin yan, kundi, Panginoon, patuloy kaming tumanggap ng mga pagpapayo at pagpapala at pagsasaway, Panginoon, mula sa inyong salita. Hinihiling po namin, Panginoon, sa pagpapatuloy ng araw na ito, na patuloy na ikaw ang makita sa aming buhay, patuloy niyo pong palakasin ang aming pangangatawan. Ganun din, Panginoon, sa bawat isa, kay Jude, kay Shelly, kay Mama, kay Papa, dalangin ko po. Ganun din, Panginoon, kay Kuya, dalangin ko po na patuloy mong palakasin ang aming mga pangangatawan, strengthen, Panginoon, ang aming immune system. Patuloy mo po kaming ilayo sa posibilidad na mahawa ng COVID-19. Patuloy niyo po sanang i-provide ang aming mga pangangailangan. At dalangin ko po, Panginoon, na sa aming pamilya makita sana ikaw, Panginoon, na aming sinasamba. Niling po namin, Panginoon, na patuloy niyo po ang anumang pagkilos ng Diablo. Patuloy niyo po kaming tulungan, Panginoon. Niling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, beloved, ready, sing. Beloved, let us love one another, love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love, God is love. Beloved, let us love one another, 1 John 4:7-8. Bye-bye.